Ayan, punta naman tayo sa part 2 ng Everlasting Covenant. And konting review lang, ano ba ito pinag-uusapan natin? Ito ay mula sa Book of Isaiah, chapter 55, verse 3. So basahin ko lang uli, ano? Sabi dito, "Give ear and come to me, listen that you may live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promise to David." So may pangako ang Panginoon kay David. So, tapos, ano daw yung way natin para mabuhay tayo. So, konting rundown lang. So, ano yung steps, no? Kasi, ang isang taong buhay spiritually, no? Pwede naman tayong buhay physically, pero spiritually, emotionally, patay. Why? Because, yung wala yung satisfaction. Palaging uhaw. Umiinom, pero uhaw pa rin. Kumakain, pero gutom pa rin. So, ano yung sabi sa verse 3? Listen and come to Jesus. So, napaka-importante yung obedience and paglapit sa ating Panginoon. So, sabi dito, listen that you may live. At ano daw yung living? May eternal life, victorious palagi, merong joy and satisfaction sa lahat ng kanyang ginagawa. Because alam niya na nandyan lang ang Panginoon kasama. Meron man o wala, satisfied siya because he knows na he or she has a God who can always provide for him or her whenever there's a need, no? Yan. And then, Everlasting Covenant. Punta na tayo sa Everlasting Covenant na nabasa nga natin. May mga verses sa Psalms 89 na may pangako. Merong sabi, make your throne firm through all generations. Yan. Tapos, sa 2 Samuel 7:12-13, he is the one who will build the house for mine and I will establish the throne of his kingdom forever. So, sino kaya dito yung ano, yung merong i-establish yung kingdom forever? And nakita natin yan sa Lucas chapter 1 verse 31-33 na ang pinag-uusapan dito ay si Jesus. No? Tapos ngayon, ang pag-aaralan natin, what now if Jesus reigns forever? So ano naman ngayon kung merong Hesukristo na maghahari sa buhay natin, sa mundo, sa ating buhay forever? Ano ang benefit ng kanyang paghahari? So tutuloy natin. So dito, when Jesus reigns, anong meron? Our Savior forever lives. So ibig sabihin, kapag ang Diyos natin naghahari, si Jesus naghahari forever, ibig sabihin yung Savior natin forever din buhay. Hindi pwede na yung Savior natin mauuna pang mamatay sa atin. Halimbawa, ako si Jesus, Savior ng 2,000 years ago, tapos namatay siya, paano naman tayo? So, wala yung tagapagligtas natin. So, ngayon, yung kaligtasan na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo ay forever because Jesus lives forever. So, yung mga magiging generation natin, magiging apo natin sa talampakan, because Jesus lives, andun din Savior natin forever. Buhay siya ayon nga sa Hebrews 7:24. Tapos number 2, ano pa yung sinasabi? We have a mediator intercessor ayon sa Romans 8:34. Si Jesus, hindi lang tayo iniligtas sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Ano rin siya? Intercessor, mediator din siya sa Romans 8:34. Sabi nga. So buklatin niyo na lang po sa ating Biblia. Nabubuhay siya kasi nabuhay siya para sa ating kaligtasan. Eh ngayon, after na maligtas ang ating kaluluwa, ang ating spirito, ano na ngayon? Eh di ba, bubuhay pa naman tayo. Kunyari, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, 15 years old, 16 years old, 20 years old, eh mabubuhay ka hanggang 60 years old. So ano yung gagawin mo for 40 years na ligtas ka, alam mong meron kang Jesus sa buhay mo na tagapagligtas? Ang ginagawa ni Jesus, mediator siya, intercessor. Bakit kailangan ng mediator? Bakit kailangan tagapamagitan? Kasi diyan, 'di ba, pag may mediator, ibig sabihin merong conflict, no? Merong conflict darating sa buhay natin. Na kunyari tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo 20 years old sa 60s, eh, dinetermine ng Panginoon, no? at the age of 60 or 75. Hanggang dito lang. Pero in between, ano bang mangyayari dyan? Hindi perfect yan.
Hindi porket meron tayong Kristo sa ating puso, imperfect yung ating pagkatao. God wants us to be perfect. Pero meron tayo, remember, nandito pa tayo sa mundong ibabaw. Maraming tukso, maraming temptations, maraming mga pagsubok, maraming mga tuso sa ating pagkatao, sa ating pagiging anak ng Diyos. At syempre, gawa-gawa ng kaaway ni Satan at ng kanyang mga alipores. So ngayon, kapag dumarating tayo sa punto ng mga ganyan, Jesus intercedes for us. Siya yung tumutulong sa atin na manalangin, ipinapag-pray niya tayo. At kung nagkaroon tayo ng, di ba, magpe-pray tayo, lalapit tayo kay Jesus, di ba, sabi nga ni Jesus sa Matthew 11:28, "Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Come to me." So gusto ng Panginoon, lalapit tayo sa Kanya. Ngayon sa paglapit natin sa Kanya, inilalapit naman tayo, niya tayo sa Diyos Amang nasa langit. Sa John 14:6 nga, di ba, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So siya yung tagapamunggitan, siya yung tagadala ng mga panalangin natin na tagadulog sa Diyos Amang nasa langit. Siya yung nag-i-intercede para sa atin. Ayon nga sa Romans 8:34. Tapos ano pa? Bakit napaka-importante yung paghahari? Di ba? 2,000, ano pa, nasa Old Testament, libo-libo, more than 3,000 years ago pa, ilang generation bago pinanganak si Jesus, pinaprophesy na, pinag-uusapan na ang paghahari ng Panginoong si Kristo. Kasi, ito, isa to, kagaya ng binanggit ko kanina, Jesus, ibig sabihin, our Savior lives, and meron tayong mediator and intercessor. So, napaka-importante nun. And, ito, nabanggit ko na, sure way to heaven. No? Ang paghahari ng Panginoong Hesukristo is a sure way to heaven. Sa John 14:6, nabanggit ko na kanina. Walang ibang paraan para makarating tayo sa kalangitan, sa Kingdom of God, sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Walang ibang way, walang works, no, walang gawa, walang ibang tao, walang ibang Diyos-Diyosan ang magiging paraan para makapunta tayo sa kalangitan. And ano pa, ito nabanggit ko na, we will have rest. Kapag ang Panginoong Hesukristo nanggahari sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng rest, kapahingahan ng isip, puso, ng katawan, ng damdamin. Diba, naalala natin yung sa verse 1 and 2 na Isaiah 55. No, wala kang satisfaction, palagi kang uhaw, palagi kang gutom, tapos bili ka ng bili, tapos itinutuon natin yung satisfaction natin sa mga material na bagay na hindi naman nakakapag-satisfy sa atin. Pero dahil meron tayong Jesus na nagahari forever sa atin, nagkakaroon tayo ng kapahingahan. Kasi siya, tumutulong siya. Siya yung tumutulong na buhatin yung ating mga kabigatan sa ating buhay. So nakakapagpahinga tayo kasi ayaw ng Panginoon na nahihirapan tayo. Tapos ano pa dito? Sa number 5, we have the living water and bread of life. Sa John 6:35 and John 7:37-39. So diyan natin makikita na si Jesus mismo sinabi, siya yung living water. Pag sinabing living water, andito yung, ano yan, pertains to the Holy Spirit, no? Kasi ang Panginoon, siya yung nagbibigay ng living water, ang Panginoong Kristo, ng Holy Spirit, na nagbibigay ng power, no? Kapangyarihan, para maging victorious tayo, para maging successful tayo, para maging overcomer tayo sa lahat ng trials, difficulties, and temptations na dumarating sa ating buhay. So yung living water na yan, siya yung nagbibigay ng source, hindi ka na mauuhaw kasi palagi continuously ibinibigay niya sa atin yan. Kaya always yung buhay na pinag-uusapan natin sa part 1 nito, eh nandoon. And bread of life. Ayan, bread of life. Eh nagbibigay ng satisfaction siya. No? Siya yung bread of life. Siya yung nagbibigay spiritual strength sa atin na in times of difficulties, andun yung kalakasan natin. Hindi tayo nanghihina. Lumalakas tayo dahil palagi tayong kumakain ng bread of life sa pamamagitan ng kanyang mga salita because Jesus is the Word, no? And He is God. So, yun.
So, yun lang ang ating pag-uusapan tungkol dito sa ating importance, why Jesus reigns forever for us sa ating mga anak ng Diyos na tumanggap sa Kanya. So, yun lang. God bless everyone and I hope meron tayong natutunan. So, huwag natin kalilimutan yung importance ni Jesus sa ating buhay. God bless!